So ito yung ating smart lock, mga boss, ano? So papakita ko sa inyo kung paano ito gumagana. So isarado natin. So pag nandito tayo sa loob, may access tayo, mabubuksan natin yan. Kahit anong oras. Ngayon, pag nandito na tayo sa labas, tinanggal ko tong susi. Ah, yung susi, dyan lang yan. Sarado natin. Ngayon, nakalock. Hindi gumagana yung lever set natin. Hindi na mabubuksan, mga boss. Yan, hindi gumagana. Nakalock pa rin siya kasi meron siyang password. Para mapagana tong lever set na to, para mabuksan mo siya, kailangan mag-require ng password or fingerprint. Kaso nga lang, syempre, hindi na tayong gagawa nun yung may-ari na. Para sila lang yung nakakaalam ng password at nung mga gagamitin nila dito sa smart lock natin. Nang sa ganun, syempre, may privacy. Kasi pag nalaman ko kung anong gagawa yung password nila, maaaring magbukas ako nito, di ba? So kaya, yan, susi lang ang access natin dito sa ngayon. Yan, susi, mabubuksan natin siya. Boss, so mag-share naman ako sa inyo kung paano ina-assemble itong smart lock natin at kung paano pinagagana ito. So mapapansin niyo, ito ay operated by susi. Pwede tayong may susi ito, may susi yan. And then pwede rin itong i-operate by fingerprint. Ayan. Gumagana yung fingerprint at pwede rin tayo maglagay ng passcode. Ayan. So may mga number na lumalabas diyan, pipindutin natin 'yan para magkaroon tayo ng passcode at mabuksan natin. Ayan. So ngayon mga boss, siyempre share ko sa inyo kung paano. Ayan. Sa dito sa video natin, mapapanood nyo kung paano binubuo itong smart lock. Ano? Tsaka kung paano siya ino-operate. Ayan. Paano siya i-operate. Ayan. Galing oh. Diba? Ang ganda ng smart lock na to. So ayan, di battery siya. Rechargeable. USB. Yan, yun yung battery niya doon sa likod. Ang ganda nito. So, umpisa natin sa pag-assemble. So, medyo nakakatunaw ng utak mga boss yung pag-assemble nito. So, ito kaya ito, panoodin nyo. Okay? So, umpisa natin sa pag-assemble dito. So, ngayon, ilalagay natin yung mga mechanism niya. Ito. Yan. Then, lagay natin yung plate. So, yung plate niya mga boss, ito. Tapos, screw natin. Yung maliliit na screw na yan. Screw natin yan dyan. Operituhin natin. Apat. Bali, anim yan. Kasama yun. Prehit ito natin. Ito mga boss talagang makalusaw utak. Pero yung pag-i-install nito, katulad lang din ng mga lever set na ini-install natin. So yan, dapat may magnet yung gagamit natin yung screw dahil gumagalaw-galaw yan mga bossin. Yan. Then ngayon, eto, may makikita kayong ganito, dalawang piraso yan. At saka ito yung kapartner niyan. So, bali ito, papasok natin yan dyan. Sa kabila. Bali, nandito yan mga boss. Nandito, papasok natin yan. So, ito yung magsisilbing lock natin mamaya. Ayan. So, ayan, ipusto lang natin na hindi siya magiging sagabal. Yun. Tama-tama lang. Dapat masapul niya to. Itong butas na to. So, ayan, dapat ganun siya matamaan niya. Yun. Para, doon yung tatama mamaya. Itong mahabang screw. Papasok yun dito. Pak. Tatagos dito yan. At pagkatapos naman, dito ang punta niyan. Yun. Para mag-lock siya. No, para umipit. So, yun. Okay na. Then, next,
gagawin natin, bubutasin muna natin yung pintuan natin para din sa pagdadaanan itong mga to. Yan, okay na mga boss yan, ganyan lang siya. Yan, and then, i-fix na natin yung mga yan. Sa mga tamang pagbubutas ng lever set mga boss, so ipapakita ko sa inyo yung simpleng tips. Ang lever set mga bossing, hindi yan palakihan ng butas, padamihan ng butas, kundi diskarte. So ngayon mapapansin niyo kapag nagbubutas ako, mga lever set na kinakabit ko, hindi ako nagbubutas ng madami. Ganito lang. So yan, nakikita niyo mga boss, yung mga butas ko maliliit, di ba? 2.2 centimeter lang yung ginagamit kong holso para butasin yan. Ang importante lang naman sa akin, mga dadaanan or yung mga papasok dyan na mga mekanisim, daanan ng screw, susian, kagaya nito. Ang importante mga boss, hindi yan sa laki ng butas eh. Kung paano mo may papasok yan at paano lalapat yung iyong lever set. So ayan, kita nyo naman, lapat yan mga bossing. No? Tagos lahat yan. So ayan yung likod niya, papakita ko sa inyo. Ayan. Diba? May mga space tayo pa sa para sa screw, doon sa ating mga mekanisim, sa susian, at another screw. So ganyan lang yung pagbubutas ng lever set. Hindi natin kailangan butasin yan, butasin na napakarami. Ang tawag dyan kasi mga boss, diskarte. So yun mga boss, so pag ito nabuo na natin, hindi pa dyan magtatapos mga boss yan ano, kasi mapapansin ninyo, itong pinaka lever natin, gumagalaw yan. Oh, parang walang lakas, di ba? Oh, pag natin tinagilid ko, babagsak. Ayun, kasi lalagyan natin yan ng screw pa dito sa loob para siya ay mag-lock. Ito, papakita ko sa inyo. Nakuha tayo ng maliit na screw dito. Ito, maraming screw dyan. Pagkatapos, ito, may makikita kayo dyang maliit na lagay ng screw. Tatlong piraso yan mga bossing. Ayun, oh. Sa inyo na yun. Ayan, so yung mga boss, i-screw natin para mag-lock na siya. Yun. So para hindi siya, kasi yung spring niya, hindi pa lumalaro mga boss yun eh. So kaya kinakailangan natin iscrewhan. Ayan, so yun mga boss, so nakakalaro na ngayon yung ating lever, pinaka-lever. Oh. Bumabalik na siya. Pag binaba natin, bumabalik na. No? So ayan, ganun lang siya mga bossing. Ayan, yung isang, yung kabiyak niya, so ganun din yan. O hindi rin niya, bumabagsak din yan dahil wala pa siyang lock. So lalagyan din natin ulit ng screw. Dito naman. So, hanapin nyo lang yung kung saan yun, no? Tatlo yan. Isa, dalawa, tatlo. Lagyan nyo ng screw yan. So, yan mga boss. So, okay na rin to. So, yan. Kapag pinihit natin yan, ayun, bumabalik na siya. Diba? Dahil nilagyan na natin ng screw. So, dahil ito, ang mahirap kasi dito sa smart lock na to, mga bossing, wala tong kasamang manual or instruction kung paano nyo siya a-assemble or re-install. So, kaya gumawa tayo ng video na ganito. So, para kung may ma-encounter man kayo na ganitong mga lever set, lalong-lalo na smart lock, alam nyo na mga bossing yung gagawin nyo. No? So kapag napanood nyo ito, yan, makakatulong din sa inyo yan. Itong ating lever set, itong ating smart lock. Ngayon, kita nyo, hindi gumagana yan dito sa labas. Susi ang pinapagana yan. At saka yung ating lock, kapag yan ay gumana na, saka lang siya mabubuksan. Ngayon, para mapagana nyo ito, ang gagawin nyo, may barcode na kasama yan dito sa karton niya. Ito yung barcode. Tapos, ang gagawin nyo, magda-download lang kayo ng barcode scanner para mabasa nyo itong barcode na to. Tapos, ang gagawin nyo, pag nabasa na yan, doon nyo mababasa yung instruction kung paano pinapagana itong smart lock. So ngayon, sa may-ari na yon, dahil sila yung gagawa ng password, mga bossing, hindi ako, no? So ganun lang yung gagawin natin. Pero pagdating dito sa loob, kita nyo, gumagana yan, mga boss, eh, no? Diba? So ibig sabihin kasi ito, safety. Hindi nyo mapapagana yan, mga boss, oh. Ngayon, dapat kinakailangan mag-required muna kayo ng password para mapagana nyo ito. Ngayon, ang magiging access nyo lang dito, susi. Yan, kaya laging dapat dala natin yung susi. Ano? Yan. Dahil kung nalimutan nyo si password, susi ang kailangan. Kung wala kayong susi, alam nyo si password, pwede nyo siyang mabuksan. Ayan, hindi siya gumagana mga bossing. Pero pag nasa loob ka, syempre sa loob. Oh. Ibig sabihin, kaya gumagana yung nasa loob, yung may-ari ang nasa loob. No? Yan, gumagana yan. Diba? So, yun. Ganun lang mga boss. So, yan yung ating tip dito sa ating smart lock.